pangalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang inalang sa papawiri. Ay purihin, pangalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, pangalan niya ay dakilain. Pangalan niya ay sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang iyong ipinag-aalangang hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa nating susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa nating ipakikitang tayo'y nalulungkot sa ginagawa nating kasalanan? Gayong sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang iyan, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon, narinig nila ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon,
Matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ang aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sikat ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng Panginoon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigang isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Lumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo na nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi,
Nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa panahon ho ngayon, madalas nating naririnig ang salitang ayoko na, suko na, I quit. Pag nahirapan, suko na. Pag nabigatan sa trabaho, resign. Ito ho ngayon ang naririnig natin madalas. Pag mahirap, umayaw. Pero maganda tignan, sa tingin mo ba sa pagsuko at pag-ayaw ay lalago ka bilang isang tao? At hindi ba yung mga nananalo sa buhay, ito yung mga taong hindi sumusuko sa kabila ng mga failures na pinagdaanan nila, sa kabila ng mga minsan disappointments na hinarap. Kung sumuko sila, sa tingin mo, mararating ba nila yung kinaroroonan nila ngayon? Hindi, di ba? Sa atin pong ebanghelyo, narinig ho natin ang kwento at talinhaga ho ni Jesus tungkol sa isang taong hindi sumusuko sa kanyang panalangin. Kadalasan minsan, yung ganitong pag-uugali ay nadadala din natin sa ating panalangin. Pag hindi sinagot ng Diyos agad yung panalangin natin, saan tayo kumakapit? Doon sa kaibigan mo nagbebenta ng isang bracelet na pag sinuot mo, lahat ng gusto mo'y mangyayari. Doon sa magsasabi sa'yo, o bilhin mo ito, lahat ng nais mo, 24 hours, mangyayari lahat yan. O doon sa isang kaibigan mo nagsabi, uy, ishare mo tong post na to, yayaman ka bukas. Dito ba tayo kumakapit bilang mga Kristiyano? When things don't go our way or how we expect them to be, maganda ho ang paalaala sa atin ng Ebanghelyo ng isang taong lumalago sa pananampalataya ay nagpapatuloy. Patuloy na kumakatok, hindi sumusuko sa paghingi. Bakit? Dahil merong tiwala sa Diyos na nagmamahal sa Kanya. Hindi ba pag may tiwala ka, alam mo na pagbibigyan ka? Di ba meron ka may isip na, ay dito tayo, punta tayo sa Kanya. Hindi tayo tatanggihan yan. Dahil may tiwala ka sa Kanya. At ganoon din tayo sa Diyos. Sa paglapit natin sa Diyos, alam natin na hindi niya tayo tatalikuran. Patuloy niya tayong pakikinggan. Pero minsan ang Diyos, hindi sinasagot agad ang panalangin natin. At dahil minsan dinedelay ng Diyos ang pagsagot sa panalangin natin, nadidisappoint na tayo. Dahil gusto natin, instant, agad-agad. Pero sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng persistence at even perseverance in prayer. Patuloy na nagdadasal, patuloy na kumakatok sa Diyos. At hindi ba karamihan sa ating mga deboto na nagtutungo dito, may kanya-kanyang hiling sa Diyos, may kanya-kanyang pinagdarasal, pero patuloy pa rin nagpupunta. Minsan pa nga ho'y naglalakad ng paluhod sa gitna, patuloy pa rin, hindi tumitigil, hindi sumusuko. At marahil ito ang pwede natin makuha sa ating Ebanghelyo, sa ating patuloy na pagpupursigi
sa ating pananalangin. At pero hindi lang po sa pananalangin sana tayo nagpupursige. Pero kasama din po noon ay ang pagpupursige nating mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano. Hindi lang tayo lumalapit sa Diyos dahil may kailangan tayo. Pero lumalapit tayo sa Diyos dahil mahal natin Siya. Siya ang ating kinakapitan, Siya ang ating pinagkakatiwalaan dahil ang buhay natin ay hinubog ng Kanyang mabuting balita. Di ba? Kaya tayo nagtutungo rito, kaya tayo lumalapit sa Kanya dahil Siya ay Diyos na nagmamahal sa atin at pinagkakatiwalaan natin. Ang lahat ng ito ay ugat ng paghubog ng mabuting balita ni Jesus sa buhay natin. Kaya tayo mga Kristiyano ay nagpapatuloy lagi. Hindi ay quit ang ating pambansang awit, no? O gusto ko nang bumitaw. Pero patuloy pa rin tayo dahil kasama natin lagi ang Diyos. Patuloy tayo sa pananalangin. Patuloy tayo sa ating paglalakbay sa buhay. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin lagi ang Diyos. Siya na hindi mauunahan, hindi malalampasan sa Kanyang kabutihang loob. Kaya nga sabi ni Jesus, kung kayo ngang masasama at makakasala, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, ano pa kaya ang Diyos na nagmamahal sa inyo? Buo ang tiwala, buo ang kumpiyansa dahil mahal tayo ng Diyos. At kumbinsido tayo doon sa katotohanan yan. Yun ang ating kinakapitan, yun ang ating sinasaligan, ang tinding pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Ang ating itugon, mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway, italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway, matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain ang pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway, patuloy na manalangin kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway, magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway, muling mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mga pangyarihan Diyos, higit pa sa mga imahinasyon ang iyong kabutihang loob at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan. Pakinggan mo nawa ang panalangin itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo.
handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan. Sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.